Viral na viral ang pahayag ni Mayor Baste Duterte na handang tumulong kay Police Colonel Hector Grijaldo. Sa mga salitang, kung ipitin yon, wala yung sweldo, magdadagdag ako, ipinakita ni Baste ang kanyang tunay na malasakit sa kapulisan at sa kanilang pamilya. Talaga namang nakaka-inspire ang kanyang desisyon na mag-ambag ng pagkain, pera at kahit tuition para sa mga anak ni Grijaldo. Sa kabila ng mga issue sa gobyerno, pinakita ni Baste na hindi kailangang sumira ng tao para umangat. Sa halip, kailangan nating magtulungan at gumawa ng mabuti. Sa ganitong panahon, kailangan natin ng mga leader na may puso at malasakit, at tila nahanap natin ito kay Mayor Baste. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Wawa, muang gidya ba? At ito mga kababayan ko, nakatikim sila ngayong gabi kay Mayor Baste Duterte. Mayor Baste, may pasaring at buwelta sa Quadcom ng mga buhaya. Netcast Tuesday na US election. Hello Margie Gonzalez. Sana matalo to si Biden. Animal pahamak sa Pilipino ito eh. Nako, ito na ho tayo ngayon sa bagoong Pilipinas, bagoong muka. Hindi ko po alam kung matanggap-tanggap nyo po itong pahayag ni Marvel bilang isang PNP chief tungkol po sa pulburon. Inamin man niya. Inamin niya po harap-harapan na Philippine Television Channel ho siguro itong interview na ito eh. Umakalat po sa social media, nakakabahala po mga kababayan ko yung kanyang pahayag patungkol po sa pulburon, tungkol po sa mga drug user, sa mga addict. Kawawang Pilipinas. Hello Ake, magandang gabi. Kaya ho siguro dumami ang mga kriminal at krimin sa ating bansa dahil sa dalawang itlog na mga ito. Hello Hansa, mayong gabi ho. Nako hito guys, pag-usapan rin po natin ang pamamayagpag ng Pilipinas, nakakahiya animal. Okay ho, sana na pamamayagpag sa pagiging number one sa ekonomiya, pero namamayagpag po sa sobrang daming krimen sa Southeast Asia. Soko. Buang Gidya, welcome to Ngiwi Republic. Hello, Aljasa, pagandang gabi sa inyo. Oh, ito mga kababayan ko, unahin po muna natin itong drama-rama naman ng buhayang si Chihuahua tungkol kay Vice President in the Isara Office of the Vice President. Mantakin mo tong mga animal. Diyos ko, Ginoo. Siguro hindi pinatulog ni Tambaloslos itong si Chihuahua. No? Buang man ni. Oh, ito po yung pinakita ko po sa inyong mga screen, patuplok po mga kabisdak. Ito po ay liham galing sa pinakawalang kwentang Congress, 19th Congress of the Republic of the Philippines under Bangag Admin. Committee on Good Government and Public Accountability. Ito po yung committee ni Chihuahua, yung gumawa ho ng drama butas labang kay Vice President Inday Sara. Mantakin mo, November 1! Tangnan, no? November 1? Araw ng mga patay? Oh! Nagpadala sila ng sulat sa Office of the Vice President para umano sa pagpapatuloy ng hearing nila, mga animal kayo. Ngayong November 5, 2024, Martes na, alas 10, a People Center sa House of Crocodiles.
Quezon City. Grabe na yan, guys. One of the key issues to address in upcoming hearing is the utilization of your office regular and confidential funds. Buang, walang kamatayan. Walang kamatayang confidential funds ni Malmang Kachuwawa, ha? From 2022 to 2024, may confidential funds sa 2024? Oy. Including unverified claims and strategic partnership agreements in the OVP's socioeconomic program concentrate in NCR to benefit around 2 million individuals in the span of 2.5 years amounting of 4 billion. Major participation, buang. Your testimony is important. O, anong gagawin natin dyan? Chihuahua. Nagmalinis naman itong mga buhaya, no? Yorme Isko, kailangan matalo yan si Chihuahua, ha? Sabi pa naman ni Yorme Isko, o. Ah, putang ina na yan, o. Ay, walang mura pala. Walang mura, akin lang yun, ha? Akin lang yun. Sabi pa naman ni Yorme Isko, mga Manilin nyo, sus! Pinagbigyan na natin itong si Chihuahua, eh. Chihuahua nga, tawag ni Yorme Isko. Palitan na natin yan. Wala namang kwenta. Panay dakdak lang yan, eh. Panay ngawa daw sa Kongres. Sabi ni Yorme Isko sa mga taga Maynila, panay ngawa lang to sa Kongres, tong si Chihuahua. Palitan na natin yan. Walang kwenta yan. Talo na to. Palitan ng bago. Kaso kahit matalo man yan si Chihuahua, dami ng pira galing itang baluslos, no? Sabi ni Cora Macarber, masamang gawain ng mga PI sa Kongreso, eh binibidang kay VP Inday. Nakaka-PI na talaga. Alam nyo kasi, ako ha, mantakin mo yung pizza yan, November 1, kawawa naman yung nagatid ng sulat na yan, no? Kasi November 1, nagtrabaho ba? Sabi ni Ate Charity Usake, sinigawan at dinuduro-duro si Yorme ng animal na Chihuahua na yan, atalo na yan sa mga tagamay nila si Chihuahua. Alam nyo ho, guys, no? November 1, nagtrabaho ang mga hayop. November 1, walang kabusugan ng mga buwaya. Bakit ba nagpadala sila ng sulat ng November 1? Kasi nga, naalalaho ninyo nung nakaraan na content din natin dito, na ngayong buwan daw ng November, mag-file na po sila ng impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara Duterte. So ngayon ito hinabol para makakuha ng additional na paninira labang kay Inday. Hinabol lang nila. Kung tutuusin nga ho, useless na nga ho yung kanilang investigasyon. Bakit? Kasi nagsabi naman po yung audit na sumunod talaga si Inday Sara. Kaso yun po yung utos sa kanila ng mga puon nila, ng mga mistulang Panginoon dyan sa Kongreso. Kailangan talaga. So November 5, pag matapos yung hearing sa November 5, so ibig sabihin, baka first week ng November, mag-file na po sila ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara. Hinabol man. Hello, Jim Aries. Buti hindi sila sinampal ng kamag-anak nilang patay, no? Sabi ni Jim Aries, overtime na sila, malapit na kasi ang eleksyon, alam kasi nila natalo na sila. Then Jerry, sabi ni Chihuahua, okay daw na matalo sila sa iba, wag lang daw kay Yorme. Talo naman talaga sila dyan. Mga buhaya. Ito yung ano talaga purpose dyan, guys. Kasi isipin mo, November 1, grabe naman yan. Di talaga sila, nag-overtime talaga sila November 1. Para lamang magpadala lang ng invitation letter dito sa opisina ni Vice President Inday Sara. Kasi nga, mayroon pa silang niluluto. Ako sa akin, ha, hindi po ako takot yung mag-file na mafaila ng impeachment complaint si Vice President Inday Sara.
Kasi unang-una, alam naman natin na yun ang talaga ang plano nila. Ang dapat na matakot dito, hindi tayo. Ang dapat na matakot dito, si Bangag. Si Bangag. Si Dayunyur ang dapat na matakot dito kasi pag ituloy nila itong panggagago kay Inday, anong sabi ni Inday? Anong sabi ni Inday? Sabi ni Disnets, walang patawad mga hinayupa kahit November 1 pinatapos pa rin. Buo nga. November 1 nga ang pitsa, sabay nga. Sabi ni Inday Sara guys, nalala nyo? Pag hindi kayo tumigil, kaya dapat matakot si Bangag dito. Nalala nyo? Sinabi ni Inday. Ay, Senator Amy. Kaya sila matakot. Mangyayari talaga to. Sabi ni Rolando, lalabas ang video, sabay labas mga tao. Hindi eh. Magalit talaga ng tudo yan si Inday. Sabi ni Inday, na kinakatakutan ng mga apo, na anak ni Ngagba, mga pamangkin. Pag hindi talaga kayo tumigil sa panira sa akin, sabi ni Inday yan eh. Huhukayin ko talaga yung tatay nyo at itapon ko sa West Philippines eh. Baka mangyari talaga yan. At bukod pa riyan, baka mapaaga na po ang inyong paglisan dyan sa Malacanang. Sipin mo si Inday Sara tumahimik ngayon, di ba? Nang tumahimik si Inday. Kasi bumanat pa si Tatay Digong. So, ngayong linggo, si Inday naman babanat yan. Pero si Basti, bumanat eh. May pasa rin sa mga, ano eh, sa mga buaya na nasa Kongreso. Hello po, Shalos. Magandang gabi ho sa inyo. Lucila Gabo, baka ipakontempt siya bisdak. Si Inday Sara, ipakontempt? Pag ipakontempt si Vice President Inday Sara, putang ina, kumuha sila ng bato at pinukpok nila sa mga ulo nila. Sabi ni Mario de la Cruz, sabay tayo, bisdak, maghukay, mag-absent ako. Tolumpisahan mo na nga, gamit tinidor ko Sara. This not, sige, impeach nyo si VP Sara at contempt nyo si President Tatay Digong, inip na kami sa people where pa. Alam nyo ho, total, nasa demokrasyang bansa naman ho tayo. Mukhang papunta tayo doon guys eh, para sa akin ha. Hindi na kasi normal ito sa totoo lang, nangyayari sa ating bayan. Sabi ni Wilmo, sir, mangyayari talaga yan na matapon sa West Philippines eh. Merisi kung mangyayari. Hindi na po talaga ordinary, umantakin mo. November 1 kay Inday, no? Oh, November 1 din kay Tatay Digong, buang talaga tong quad ko mo. Ano mo oh. Nakapulburon ba lahat ng opisyal ng gobyerno? May mga amats ba kayo? Awawa naman po kami. Di ba ho? O tingnan mo, November 1. Nakalagay po dito, oh. Si Tatay Digong inimbita na ng Quadcom ngayong November 7. Alas 9 naman. Mantakin mo. Si Inday, November 5. Office of the Vice President. Si Tatay Digong, November 7. Wibis. Pero ako guys, alas 9, imidya. Kung darating si Tatay Digong sa Kongreso, malamang mapuno ang Kongreso na naman. Nung sa Senado, medyo short yung notice ba na darating si Tatay Digong sa Senado. Pero mayroon pa rin mga Duterte Dayard supporters nagsipuntahan. Kasama tayo dyan. Hello po, Saravin and family. Magandang tanghali po sa inyo. Ah, magandang tanghali, magandang gabi. Ano yung matanghali, oh. Ibang bansa. Sa Kongreso, mukhang mapuno talaga yan, guys. Pag sa Kongres, kasi mga swapang man tong mga kongresista, tol. Ako, sa akin din naman, wala namang problema kung ipatawag. Ang problema, ano po yung sense ng ano, ng kanilang pagpapatawag? Bakit po ipatawag nila si Tatay Digong? Yung narinig na ho nila yung side ni Tatay Digong sa Senado. At kamakailan, naglabas na ho yung Supreme Court eh. Nang decision kontra po sa mga human rights petitioner labang kay Vice President, labang kay Tatay Digong. Binasura eh. So walang basihan.
Yung mga paratang nila dyan sa Kongreso, di ba sila nahiya? Di ba kumapal mga mukha nila? Cecilia Vivas, magandang gabi ho sa inyo. Sabi, oh, Richard Paray, sigurado ka na matatakot si PBBM si Tambaloslos at dapat matakot dahil ma-impeach na si Sara Tambaloslos. Ah, ma-impeach si Sara sa Quadcom, dapat ipatawag. Buhangin. Bakit may ano dito? Itong trolls ba, no? Parang robot mag-chat. Hoy, Richard Paray! Ayusin mo mag-message kasi basahin ko ng maayos. Para ka mang gamit mo 3013. Di ko maintindihan siya kung ano ba siya, antay ba or pro. Ayusin mo nga, animals, ang palinggitan ng dalawang bisis. Anyway, kami ho, wala naman po kaming ano. Wala naman po kaming takot. Akala siguro ninyo natatakot kami sa na ma-impeach si Inday Sara. Hindi. At akala siguro ninyo na si Tatay kami, natatakot kami na i-ICC si Tatay Digong. Hindi, inintay nga namin. Magkaliwanagan tayo, mga trolls, no? Mga ngagba na ayaw pa mag-like, kanina pa tayo dito, ha? Kasi tinatakot tayo, eh, no? Tinatakot tayo. Ah, si Tatay Digong Duterte daw, i-ICC, Inday Sara, i-impeach. Yan ang pananakot sa atin, buang. Baka lang siguro nila takot tayo. Suskugin mo. Oh, ito aminin namin sa inyo. Matagal na po namin hinihintay yung sinasabi ninyong ICC. Hello po, Shalos. Salamat po sa inyong pakulay. Promise! Matagal na po namin niyang hinihintay. Para to bares, ICC, labang kay Tatay Digong, puta kayo na, binasura na nga sa Supreme Court yan eh. Matagal na po namin yan hinihintay. Kasi ang sabi po ninyo, nung June, lalabas daw yung warrant ng September, buang November na wala pa man. Oo. At matagal na rin po namin hinihintay yung sinasabi ninyo na impeachment labang kay Inday Sara. Last year pa yan eh. Pabalik-balik lang ninyo na impeach si Vice President Inday Sara eh. Bakit wala po kayong ginawa? Ama? Bakit wala kayong nilabas, animal, mga butbuton? Kami rin, inip kami sa ICC. Kayo, inip din kayo. Kayo, nananakot kami. Hindi kami takot. Yes. Inihintay namin yung impeachment. Hindi man kami takot na ma-impeach si Inday. Inihintay din talaga namin yan. Ilabas nyo kasi. O, ito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa bakit yung ICC impeachment ay hinihintay namin. Para liwanagin lang natin para sa mga trolls na hindi nagtuplok. Para maintindihan ho ninyo. Kami ho kasi naghahanap kami ng tinatawag na trigger point. Alam niyo po ba yung sinasabing trigger point, guys? Ito yung hinahanap namin. Naghahanap kami ng pagkakataon na ang maraming Pilipino ay magising sa katotohanan. Maraming Pilipino ay mamulat kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Kung yung ICC man at impeachment man lang ang susi para magising ang lahat, so be it. Hintay namin yan. Upang babaha ng maraming Pilipino sa kalsada. Yan ang gusto naming hinihintay. Ang problema, no, ang problema nga ho, wala mang mga bayag itong mga animal, walang mga yagbuls. Dapat nga yung ICC nilabas ninyo 2023, 2022 eh. Dapat nga yung impeachment nilabas ninyo 2022, 2023. Nang hindi na po tumagal ang inyong
poon dyan sa Malacanang. Nang matapos na ang kaguluhang ito sa ating bansa. Kumuha man kayo ng bato, pinukpok ninyo sa inyong mga ulo. 32 million? Bumoto sa kay Inday Sara, gaguhin ninyo. Sinong nanggago? Si Bangag. Come on. 32 million? Yung mandato ni Inday, basta-basta lang gaganunin at babuyin ang mga buhaya sa Kongreso. Makakatikim ho kayo. Makakatikim po kayo ng Latigo 50. Na. At mangyayari na talaga na mahuka yung tatay ninyo at itapon sa West Philippine Sea. Oh. Sabi ni Mario, pag nag-people wear pa mauna si Tambalos no sumibat kasi mag-private jet yan sila. Pati si Saldico. Ako, yun yung sinasabi ko sa inyo, trigger point. Kasi lumabas ang polboron video, ang mga Pilipino pipi pa rin, takot pa rin. Di ba ho? Lumabas ang polboron video eh. Sandamakmak na revelasyon kung ano-ano na nangyayari sa ating bayan, tahimik pa rin ang mga animal. No? Sabi ni Merly, akala ko pigrulak Latigo 50 pala. Tapos, lumabas ang pagkademonyo ni Ngagba, tinarantado ang KOJC, daming human rights violation, human rights abuses, kulang na lang pag-ratratin yung mga miyembro ng KOJC. Ang mga Pilipino tumahimik pa rin. No? Kaya mukhang kailangan na talaga natin yung ICC na lumabas, yung warrant, at kailangan na talaga natin yung impeachment para magising ang maraming Pilipino. Kasi tayo-tayo na lang dito nagsisigaw, di ba? Siguro ang iba mga takot. Pero, tandaan ninyo, pag napuno na ang salop, bukas, hindi ka nasisikata ng araw. At magsisimba ka may bulak sa ilong. Sabi ni Kukak, nakakaumay na yung ICC na yan. Yan lang naman ang kanilang ano, bala. Hello, bit good sir. Magandang gabi ako sa inyo. Sabi ni Wilundago, kala ko isasaing na. Hoy, nanonood kayo ng Fernando po ah. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Isang bala ka lang. Tangina. Patingnan nyo. Yari kayo ngayon. Pakinggan po natin si Mayor Basti. Itong buwelta niya. Pasaring sa mga buhaya dyan sa Quadcom. Again, happy birthday po sa inyo, Mayor Basti. Sabi ni Melissa, totoo yan, Bisag, pag napuno na ang salop, hindi ka na talaga sisikata ng araw. Siguro, barang-barangin natin. Pakinggan natin si Mayor Basti Duterte. I think for a human being to exist, work is essential. Kasama sa atin yung sa existence natin na araw-araw may gagawin tayo, we should be contributors to society. Diba? Tapos, palagay ko, kung kasama ako sa sistema ng administrasyon ngayon, natingin ko mali. And it's not, they're not working for the interest of the people, then why should I take part in this? Diba? Kung sila sa Congress nagnanakaw ng pera or manipulating the budget so that, you know, for politics and ito, yung issue natin sa war on drugs, ba't ako sasali sa inyo? Gusto ko lang naman talaga ng trabaho, Joey. Gusto ko lang talaga ng trabaho, pero gusto ko yung trabaho ko, nakakadagdag ako sa para sa pagpapaganda ng bansa o ng society o ng city. Namo,
Hello, tao po, mga travelers, magandang gabi sa inyo. Alam mo, ang sarap pakinggan kung mayroong ganitong politician. Kung ganito siguro ang mga kongresista sa atin ngayon, 19 Congress, mukhang gagalangin natin yung mga buaya na yan eh. Kaso nga, hindi eh. Lahat sumabay, lahat sa agos ng kadibonyuhan ni Tambaluslos. Lolo Litaguno, magandang gabi. Hindi man lang sila pumapalag, hindi man lang sila kumukontra. Sinabi ni Bangag, PI tayo. Pag PI tayo, PI din ninyo. Hayo, nag-PPI din sila gamit AKAP, kung ano-ano na lang mga ayuda, PI nila. No? Sumunod eh, parang mga asong ulol. Oh, pinagtanggol ng PI, nabulilyaso yung PI. Pinagtanggol pa rin nila yung PI. Kahalatado na mga ulol talaga. Umlablin si Bukawa, magandang gabi ho sa inyo. Pati kay Yusi, magandang gabi ho sa inyo. No? Kasi nga, yung ganyang klaseng mga politiko sa Kongreso, lalo na dyan sa Quadcom, buang pira-pira lang yan. Personal interest yan. Wala po. Yung parang, ano nung pa ako, dahil ako po'y kongresista, gagawa ako ng panukala para mapakinabangan ng maraming Pilipino, buang drawing yan. Hindi yan totoo. Kalukuhan yun, negosyo eh. Ginawang nilang negosyo ngayon ang Kongreso. Kasi nga, ito naman poon nila, si Tambaluslos, grabing swapang sa kapangyarihan. Sinampal sila kaliwat kanan ng pira dyan eh. Yan ang sabi nga ni Mayor Basip, mangungurakot lang sila dyan eh. Sabay, sabay lahat. Isang sagwan. Pag sinabi ni Tambaluslos, kaliwa! Kaliwa din tayo. Pag sinasabi ni Tambaluslos, kanan! Kanan din tayo. Pag sinasabi ni Tambaluslos, derecho! Derecho rin tayo. Pag sinasabi ni Tambaluslos, talon! Talon din siguro ang mga gago, no? Na! Mga utu-utu man, walang mga prinsipyo. Pag sinasabi siguro ni Tambaluslos, kain ta! Kain tayo, ita! Putangin ha! Kain din siguro sila, no? Ay, grabe naman! Kaya nga, ito na yung pinakabasura. Pinakabasurang kongreso sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas under Ngagba admin. May pa-AA pa, ma'am. Taya! Tingnan mo lahat, nagkaganon din sila. Kita mo si Kuga, ganon din eh. O, tama yung sinasabi ni Bobby, pulburon tayo. Animal, pulburon din talaga. Ang tawag doon kasi sa mga kongresista na yan, walang prinsipyo. Mga plastic. In short, ipolitiko, polpolitiko, traditional politician tawag sa kanila. Alam nyo po ang traditional politician, nasa kanila yung katangian ng pagiging buaya. Ano yung traditional politician? Pag sinasabi mong traditional politician, yung mukha nila, mukha talaga ng buhaya. Pag makita mo yung tiyan nila, sobrang laki na, buhayang buhaya na yan. Nagiging piggy bank na ang mga ulol. Tingnan mo si Tambaluslos. Pag makita mo si Tambaluslos, yan, buhaya yan. Ganyan yung mukha ng buhaya. Hello, Rosario Borsats, magandang gabi ho sa inyo. Sabi ni Renato, bisdak, gobyernong gabaan, ang kawatan, demonyo mga yan. Oh, demonyo man talaga, kawatan nga. Wala namang anghel na magnanakaw, di ba? Kawatan yung mga animal, demonyo man. Kaya nga demonyo. Pag demonyo, naninimonyo talaga. Maganda sana pag ganitong prinsipyo. Kung gagawa kayo ng kagaguhan dyan, huwag nyo akong idamay, kayo na lang. Kasi kung sa tingin ko, wala namang mangyayari sa pinanggagawa ninyo, dahil ang gusto ko rin naman, ang gusto ko lang naman magserbisyo sa bayan,
Alis ako dyan. Out ako dyan. Alam mo, Mercy Morano, salamat sa pakulay. Out ako dyan. Kayo-kayo na lang magbubulahan. Kayo-kayo na lang maghahabulan at maghuhulihan ng mga utot ng demonyo. Huwag na akong isali. Maganda sana pag ganun ba? Lahat ng kongresista. Pero hindi eh. Sampaling ka ng pera sa kabila. Sampaling ka ng pera sa kabila. Oh, my Lord! Ang tawag na... Muntakin mo. First time in the history sa kongreso. Speaker of the House, tinatawag nila Bush. Bush! Puta, drug lord yung datingan ah. Panapanood mo yung pelikula ni Fernando po, tawag sa mga drug lord nila, Bush! Bush ha, Bush! Teka, bakit tinawag nila si Tambaloslos na Bush? Kasi nagpasipsip. Mapyang datingan ha, Bush, umapya o. Talay, Mayor Basti. Pero kung yan yung gagawin nyo, ayoko maging kasama sa inyo. Kasi dito sa Davao, yung mga tao, sanay sila sa ano eh, sa progression. Meaning, pag may mga changes na ginagawa yung government or yung LGU, even, you know, like, really controversial ones. Like, nagawa na namin eh. Firecracker ban, no smoking ordinance, and all of those ordinances. Pag may mga implementations kami dito na medyo magsishift talaga yung buhay ng tao, medyo masakit, pero at the end of the day, kinakaya namin. Now, Davao City is ready to take off. The only thing is, kailangan lang talaga mag-invest yung national, the national government dun sa ano. Hindi, syempre, dahil sa politika, wala. So, syempre, di ba? Ako, iniisip ko, kasi ay... Tingnan mo ha. Buang talaga to si Tambaloslos, no? At saka si Bangag. Isapak talaga. Saan ka nakakita ng isang taong demonyo talaga-talaga? Oh. Yung mga Duterte, yan yung nagpapanalo sa mga Marcos. Sus ko, Ginoo, kahit magdebate tayo, mga trolls, magdamag, tangina, talo kayo sa amin. Pagkatapos yung pangalan nila na parang mga basahan na lang ba ng mga Marcosis ba, yung Marcos ba, wala naman yan talaga. Burado na yan eh. Tinalo nga ni Lini Robredo eh. Na si Lini Robredo, hindi man yung politician. Na si Lini Robredo, ni minsan. Hindi man nating alam yan kung anong tinakbo yan sa gobyerno eh. Pero tinalo si Bangag ni Lini Robredo kasi nga ang mga Marcoses, zero na kayo sa mundo ng politika. Wala nang gusto sa inyo. Basura na ang mga Marcos. Sabi nga nila, naninira ka sa mga Marcos, putang ina, wala nang sisirain sa mga Marcos. Matagal nang sirang-sira na. Sipon, mantakin mo, binigyan ng chance ng mga Duterte, ang naging resulta, iniipit pa yung City of Davao. Samantala, putangin na, binuto ng mga taga-Davao yan, idabawin nyo si Bangag, tapos iniipit-ipit yung mga proyekto. Anong tawag sa kanila? Aba, panigurado, buhaya na, demonyo pa. Ito yung literal na mga traditional politician na mga trapo, traidor at walang utang na loob, na dapat hindi na po ito iboboto ng maraming Pilipino. Kahit na siguro ano, kayong mga taga Ilocos, Ilocos Norte, huwag na po kayong bumoto sa mga Marcoses. Puta, palitan ninyo yan! Palitanan ninyo yan, mga taga Ilocos. Yung Marcos dyan, walang nagawa sa inyo. Niminsan, hindi yan makapantay yung probinsya ng Ilocos sa Davao. Di ba kayo nagtataka?
Ilang dekada na iyang mga Marcoses dyan sa Ilocos. Yumaman kayo? Kamusta ang buhay ninyo? Third class province pala pa din. Sus ko, Ginoo. Isiro nyo na yan. Huwag nyong ibuto yung mga yan. Pahirap yan sa inyo. O ano bang nila legacy? Yung Ilisi. Di man proyekto nila yan. Private company man yung Ilisi. Ayala man yan. Oh, ang tagal na nila dyan, oh, magtataka kayo. Kagaya lang din ng mga Romualdis. Diyan sa Tacloban, ang tagal na nila dyan. Animalo, parehong pangalan, puro basura. Oh, ibay natin. Tingnan yung mga Duterte sa Davao. Ang tagal na nilang mga Duterte sa Davao. Look, at Davao City ngayon. Diyos ko. Ang ganda ng Davao. Alam, mag-isip kayo dyan, mga taga-Ilocos, mga taga-Leyte. Pagdating sa Norte, Ilocos Norte, basura yan, mga Marcoses. Walang naitulong sa inyo yan. Pagdating naman sa Leyte, Romualdis, Tacloban, putsa, First District ng Leyte, walang naitulong yan sa inyo. Basura ang mga yan. Yan ang tipikal na mga politician, na mga buwaya. Huwag nyo pong iboto ang mga animal. O diba? Kailan ba kayo magising? Gisingin ko talaga kayo araw-araw ba? Taloy, Mayor Basteo. Matagal na lagi ako lumalabas. I go to Singapore, I go to Hong Kong, Japan, been to the United States, almost everywhere. Alam mo, lagi lang talaga ako naiinggit na nakikita ko yung bansa natin na ganito. Gusto ko umangat talaga. Kaya kailangan talaga seryosohin natin yung sitwasyon natin. Hindi kasi yung sa nakikita ko, lalo na Congress ngayon, mga Dr. Fernandez sa mga abante na yan, yung ginagawa, we could be talking about things that would uplift the nation. Correct. And yet, we're talking about the lives of drug lords. Nung paring addict for 15 years. Diba? Pwede naman natin pag-usapan anong magandang tulay yung gagawin natin next. Anong magandang road network yung gagawin natin next. Hindi nila yung kaya, Mayor Basti. Putangin na, wag. Hoy, maisog ka? Wag ka nga, ano pala decision sa buhay ko? Manood ka na lang, tol. Bira ka naman, oh. Mag-vlog ka kaya, maisog ako. I-like kita, subscribe kita. Masyado man to, ano? Diktador man tong mga nanonood sa atin. Trolls ba to si maisog ako? Avoid ko daw i-mention ang Diyos. Bakit? Bawal? Tangina, demonyo kayata maisog. Dalawang maisog ako, oh. Buang. Ah, pareho lang pala. Maisog. Ay, tangina mo. Bagong salta ka lang, tol. Bawal pala tayo magbanggit ng Diyos. Anong banggitin natin? Si Tambaloslos. Tinirikan mo na si Tambaloslos, maisog. Trolls ba to si maisog ako? Piki to eh, no? Trolls ka, tol? Minsan nakakadaya talaga yung mga ganyan. Maisog, putang ina, no? Maduwag pala. Kung maintindihan itong mga to. Ganito ho yun. Itong si Abante kasi, at saka si sino yan? Dan Fernandez. Wala man talagang nagawa yan. At hindi nila kaya yan pag-usapan yung infrastructure, gagawa tayo ng tulay para sa maraming Pilipino, farm to market road. Kasi hindi yan yung ano nila. Hindi yan yung plan nila. Ang plano nila talaga, Mayor Basti, palakasin ang mga durugista. Protektahan ang mga kriminal. Durugin ang mga galit sa durugista. Yan talaga ang plano nila.
Kahit hindi nyo po aminin dyan, Dan Fernandez at saka Abante, Pastor Dela, ang mga Pilipino, hello po na Felice Nel, hindi nyo po ano, hindi nyo po madadaya. Dahil yung hearing ninyo maliwanag pa sa sikat ng araw, ay para po yan sa mga drug lords, mga durugista, mga kriminal. Pabor sa kanila yan. Hindi pabor sa amin yan. Kung matinuho kayo, dapat talaga pag-usapan ninyo. Ano bang proyekto magagawa ng inyong, dyan sa inyong distrito, yung flood control projects, meron bang nagawa o puro buhangin lang? Yun dapat yung pinag-uusapan. Ang problema, ang pinag-uusapan, pulburon. Hello, Nay Pilisner, maraming salamat sa pagulay. Pinag-uusapan yung Addictus Benedictus na pare na 15 years na addict. Anong pakialam namin dyan, animal? Ikong ang pinag-uusapan noon ninyo dyan kung paano magkaroon ng 20 pesos per kilong bugas, animal, araw-araw ako manunod ng hearing ninyo. Hello, Rosario Borsat, salamat sa pagulay. Kakaiba talaga, puro mga abusado sila. Yun na nga eh. Hindi na ba sila nahalata, na paghalataan yung mga sarili nila? Hoy! Pastor Dela! Buiki yun! Itong mga trolls dito, ayaw pa magsilike, no? Pag-usapan nyo kaya, paano magkaroon ng 20 pesos per kilong buga si pinangako ni Ngagba? Masaya kami dyan. Pag-usapan nyo kaya kung magkano yung i-increase sa lahat ng mga manggagawang Pilipino na nakaranas ngayon. Aray ko, putang ina, kamahal. Mahal lang bilihin. Promise. Sus ko, Ginoo, lahat na nagsimahalan. Lahat nagsitaasan. Yung sao, di man tumataas. Sawa ng Panginoon, yung iba magsiresign na. Sana man lang mag-resign kayo, maghanap kayo ng trabaho na legal. Ang problema kung mag-resign, magtulak ng pulburon ay gago na. Nasumbi na tayong lahat dito. Oh. Oo, kasi pinalakas man ng mga nasa kongreso ang itong mga kriminal. Nagmistulang mga protector at mga bugago man ang mga animal. Sa mga kriminal, resign ako, bakit? Pare, may magandang hanap buhay ngayon, pare. Ano bang hanap buhay, pare? Pare, magtutulak tayo, pare. Okay, sana kung eroplano itutulak. Mahal daw bayad, eroplano magtulak. Ain'tid. Maraming salamat sa pakulay. Hike! Okay, sana kung eroplano ay tutulak ba? Sa saurang ka. Ikong pulboron, ikong bato, buang na. Jed Bascon, maraming salamat to sa inyong pakulay. Kasi nakaamoy man sila. Ang hirap ng buhay to, eh. Sahod, liit lang. Mabilihin, mahal. Renta ng bahay, mahal. Kuryente, mahal. Internet, mahal. Tubig, mahal. Sahod, minimum, buang. Gawin natin. Tulak tayo. Sinong itulak? Tambaluslos. Sabi ni Rinan, mas mahal daw magsalo ng durian sa Dabaw. Kano presyo dyan? O kano sauran dyan? Okay, siguro yun. Sasalo-salo tayo, no? Saluin ba natin? Kailangan bakal yung ano mo, kamay. Ano yung guantis? Yan ang nakakatakot dyan, mga kabisdak. Kung yan ang magtutulak sa maraming Pilipino, nagagawa na lang tayo ng illegal kasi murang sahod, mahal ang bilihin. Ano na ang mangyayari sa bansang ito? Sus ko, Ginoo. Tanoy, Mayor Bastio. Kaninong mass transportation system natin ilalagay yung pera natin? Yes, ano, kaninong LGU? Ganun yung pag-usapan natin. Bakit ito? Bakit yung Vice President and bakit yung former President ang yung pinag-uusapan? Wala. O, ayan na!
Pinag-usapan din naman nila Mayor Baste kung saan dadalhin yung pera. Sa bank account lang kasi nila mapunta. Ay, kanino bulsa to? Mapunta yung ano, 550 billion sa flood control? Ay, kay ano to? Kay Salco. Uy, sa account itang Baloslos. Offshore account. Uy, kay Palakana lang. Ganun yung pinag-uusapan nila eh. Saan mapunta? Sa kanilang mga bulsa, hindi sa mga Pilipino. Ganun lang. Kasi ang mga Duterte, matigas man paninindigan mga yan. Galit talaga sa mga durugista, mga kriminal, di na talaga mabago yan kasi tatak. Natatak Duterte. Kaya dinidemolish nila ngayon. Inday Sara, Tatay Digong. Hoy, maraming salamat sa pakulay po. Anong pangalan niyo, ma'am? Sir? Ang problema dyan, mga kababayan ko, may ginawang tulay. Mayroong ginawang tulay ang mga animal. Alam niyo po ba kung anong ginawang tulay ng mga buhaya dyan sa Kongreso? Hulaan niyo. Talino niyo talaga. Diba? May ginawa ho silang tulay. Tulay papuntang impyerno. Okay lang ho sana kung yung tulay na yan na ginawa nila papuntang impyerno, na sabi ni Inday Sara, papunta tayo sa impyerno. Yun yung tulay ginawa nila. Kung sila lang yung tutulay lahat, papunta sa impyerno, masunog kayo mga ugag kayo. E dinadamay tayo. Na, sabihin mo si Inday, papunta ng Pilipinas daw sa impyerno. Mukhang totoo nga. Tuloy, Mayor Baste, oh. Talking, yung sinasabi nila, that, sobrang, wala, ako, I cannot be demoralized because I have a population to protect. I have about more or less 2 million people here in Davao City. Kailangan kong lumaban para sa kanila. Correct. O, kaya ako talaga, nagsasalita talaga ako because I am defending the Davaoenos. Na hindi kayo naglagay ng mayor dyan na hindi magsasalita pag may kalukuhan sa taas. Correct. Ako, nagpasalamat ako sa iyo, Mayor Baste, ha? Na kahit na sa Davao ka lang, ay nagsasalita ka, talo mo pa yung mga kongresista at mga senador. Ako, happy birthday, Mayor Baste. Saludo ako sa inyo. Bakit ang kaisa-isang mayor sa Republika ng Pilipinas na nagdeklara ng war on drugs, Mayor Baste lang? Bilib ako sa taong ito. At nag-iisang mayor na sumisigaw na kung wala kang malasakit sa bayan ng baka, mas magandang mag-resign ka na sa pagka-presidente. Mayor Baste lang talaga. Si Mayor Baste lamang ang mayor ng lakas ng loob. Hamunin ang sapakan si Tambaloslos. Kontrahin ang Marcos admin. Bilib ako kay Baste. Tinakot-takot na nga i-suspindi, di ba? Nasuspindi ba? Wala. Kasi takot sila sa mga Duterte. Magwawala man ang taong bayan. Na, makatikim talaga sila ng barang. Sabi ni Joro Abiertas, ang hirap ng kalagayan ko ngayon bilang isang magulang. Yung anak ko halos ayaw ko makasinghot ng usok ng UC. Tapos advice ni General Marbel sa pagsinghot ng shabu ay extension oras buang nga. Diyos ko. Mamaya pag-usapan natin yan, ma'am. Banata natin. Patapusin muna natin si Mayor Baste. Baloy, Mayor Baste, oh. Kasi even before, hindi pa naging president si PRT, maganda yung income talaga ng Davao. Yung collection namin okay din talaga. And we make sure
na nasasaulit talaga yung pera sa tao through infrastructure and programs sa government na walang apilyedo namin. Yung ayan o! Tapos babatuhin ng mga buhaya sa Kongreso ng korupsyon si Inday Sara? Eh nakasinabi ko sa inyo eh. Kung korup lang itong si Inday Sara at ang mga Duterte, lahat ng mga ayuda na ibinibigay nila may tatak. Duterte. Eh, hindi nila kaya yan. Nakukonsensya ang mga yan eh. May hiya ang mga yan. Hindi kagaya sa kay Tambaloslos, ang kapal ng mukha. Pati rubber boots, may nakatatak MR. Sko, ginuuno. Di ba sila nalibadbaran ng mga animal? Hindi ba sila binabangungot pag natulog? Laki pa naman siya. Grabing hilig siguro yan, no? Tambaloslos? Grabe naman siya na yan, oh, pag natulog ka. Grabe sigurong hilik na yan. Parang tambutso siguro ng eroplano. Nakakatulog kaya kayo sa ginagawa ho ninyo? Para bang inaangkin ninyo yung kayamanan ng Pilipinas at pira ng taong bayan? Pag ako talaga nalibadbaran, barang-barangin ko talaga kayo ng live. Hoy, sabi ni Chairo, bibili ako ng katsatila para isulat ko ang kampin ko para kay Pastor Kibule at Tatay Digsline for Senator. Naman, salamat ha. Sabi ni Jim Aris, mga Duterte lang ang may delikadisa. Ay, wala kayo kay Tambaloslos. May delikadisa din naman si Tambaloslos. Mantakin mo, gago. Yung NFE rice, nire-repack kasi gusto niya mag-imprinta ho ng sarili niyang tatak. Sako, may nakalagay from House of the Speaker Martin Romualdez Ulol. Sabi ni Tatay Digong, bubo! Ang mga Pilipino naman, oh, ganun, uy, bigas-bigas. Ay, yung mga tumatanggap, ha, yung bigas na yan ay hindi galing kay Romualdez. Hindi galing kay... Hindi galing dun yan, ha. Pira ninyo yan. Galing sa pira ng taxpayer yan. Sana matutuho tayo. Yung pag may magbigay sa inyo ng ano, ng bigas, may tatak, Romualdez, sagutin nyo. Tanungin nyo lang, ma'am, yung pera ba dito na pinambili, ma'am, pera ba ni Romualdez, sariling bulsa? Ang sasabihin, hindi. Oh, bakit may tatak Romualdez? Pera naman pala namin to eh. Gusto nyo eh, pakain ko yung sako sa inyo eh. Ganunin nyo. Ilipat nyo yan sa plastic na walang tatak MR kasi pag hindi nyo ilipat, ipakain ko yung sako sa inyo. Pira ko yan eh. Pira ng taxpayer yan, hindi pira ni Tambaloslos. Gusto nyo kumain ng sako? Manginginig yan. Nah. Alay, may arbas na yun. Yung nanonon natin dito sa Davao, libre. Mm-hmm. In the US, you have to pay for that. Hindi yan, Duterte 911. It's Davao City 911. Kailangan talaga maintindihan ng tao eh. Yung lahat ng mga nakapaskin na apelyedo dyan, nagkakapal ng mukha. Tambaloslos, kapal daw ng mukha ninyo. Kasama si ano? Alam mo to si Ko at saka Tambaloslos, parehang utak, no? Rubber boots nilagay diyan, Angko Bicol Party List tapos MR. Sus ko Ginoo, grabe pati ba naman 'yan walang patawad? Pati ba naman 'yan? Papatusin pa rin ninyo, mga ugag kayo. Tawag sa kanila, trapolitiko. Sabi ni Pas Agustino, ang bigas na yan ay ibininta sa kadiwa ng 29 pesos per kilo. Ang problema, may amoy naman. Ang baho nga yan, dilaw pa yan eh. May bato-bato ba? Kala siguro nila, sir, aso ka, sir. Sir, akala siguro ni Ngagba, sir, aso yung mga loyalista.
Ginawang aso na lang yung mga supporters, no? Ako, sawa ng Panginoon. Di man ako nakarating ng Kadiwa. Di ko nga alam saan yung Kadiwa, eh. Double tama kasi ng mga gago yan, eh. Negosyo yan. Isipin mo, gumawa sila ng pinagkakitaan. Yung pira dyan ay nilagak sa Kadiwa, pira ninyo yan, pira natin yan. Yung ibininta nila dyan na bigas, mga smuggled rice yan. Prinisyuhan nila. Bininta nila sa inyo, bumili ka rin. Pero yung pira na binambili, pinampundo sa Kadiwa, pira mo. O ginago tayo. Dapat yan libre. Dapat yan walang bayad. Dahil pira ng taong bayan yan. Kaya nga serbisyo publiko, eh. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Hindi na serbisyo publiko, kundi negosyo publiko, animal. Negosyo publiko. Akala ko ba na serbisyo publiko? Bakit nyo ibininta yan? Ibigay nyo ng libre. Ginagawa ninyong negosyo yan, eh. Kawawa naman din yung mga pumupunta. Akala siguro, ay, mura, mura. Putay na, dapat libre yan. Pera nyo yan, eh. Kunin nyo, sabihin nyo sa akin. Sagot ko kayo. Sir, yung pumunta sa Kadiwa, sir, pumunta ka, sir, sa Kadiwa, sir. Sabihin mo dun, sir, na nagtitinda ng Kadiwa, sir. Nasabi ni Bistak, magkukuha daw ako ng mga 10 kaban na bigas. Libre lang daw, walang bayad. Sagot ni Bisdak, dahil pira daw ni Bisdak yan. Sabihin mo, sir. Sagot ko kayo, sir. So, kahit saan pa kami mag-abot, putang ina, pira natin yan. Sabi ni Chuna, di, panggagancho sa publiko, ninegosyo pa tayo. Mga dawas, mga buhaya. O, ito na yung pinakabandang pag-uusapan natin, guys. Pero bago po tayo, ito guys, patalastas muna tayo itong pag-uusapan natin. Kung ikaw ang magiging pangulo ng ating bansa, ano ang una mong gagawing proyekto? Ibebenta ko Pilipinas. Ah, handa na ba kayo magiging ganyan? Sagat! Handa na ba kayo makasalubong ng ganyan sa Republika ng Ngiwi? Ako nagtatanong lang, ha. Handa na kayo? Sagat! Sabi ni Hitit sabay Ngiwi. Kaya nang tindi ng ano mo tula. Hitit sabay Ngiwi. Dili daw. Hindi, tol. Papunta na tayo tol, eh. Takin ang buhay ng Pilipinas. Kamalas. Mag-practice na tayo mag-ganyan. Welcome to Ngiwi Republic. Bakit, guys? Katakot-takot ho kasi itong pahayag ni General Marvel. Sabi ni Ate Jerry, kanina IPG, ngayon Corina. Rated ki? Handa na ba kayo? Maging ngime? Katakot-takot to guys. Galing sa PNP chip ang pahayag na ito. Diyos ko Ginoo. Ano ang mangyayari sa Pilipinas? Ano ang mangyayari sa ating bayan? Ma'am Lovelyn Sibukawa, maraming salamat sa pambili ng rosaryo. Naglagay mo kandila, ma'am, pagkandila din. Eh, Ma'am Lovelyn Sibukawa, salamat sa inyo. Mantakin mo, animal, oh. PNP chip ni Ngagba nagsalita ng ganito? Hindi fake news. Legit ang balitang ito. Kaya nga, ang tanong ko nga, handa na ba kayong umiwi? Pakinggan nyo po ang sinasabi ni Marvel tungkol sa pulburon. There's no comparison, eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin, eh.
ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? And bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang rin maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, Gising ka, mm-hmm. Not dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin, pero ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. Mm-hmm. So, eto yung ano natin, kaya ayoko magkumpera. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Putang inang buhay na to. Paano ba nagiging maganda ang drug, sir? Putang ina, magsilabasan ang aho tayo dito sa kalsada, guys. Tanggap nyo po yung sinasabi niya. Parang sinabi niya, yung droga, parts na po yan ng ekonomiya natin. Based on economy. Maraming salamat, Ma'am Shalo, sa inyong pakulay. Ginawa niyang kape yung droga. Coming from PNP chip. Inuudyukan mo ang maraming Pilipino, sir, eh. Na kapag inaanto ka, napapagod ka, magdruga ka. Yun yung punto mo, sir. Kasi pampawala ng antok. Buang din yung nag-interview dito. Si Raulo din. Ano ititolerate natin? Yung mga drugista? Sir, baka nagkamali ka lang, sir. Pakitama naman, sir. Hindi maganda pakinggan, sir, sa isang PNP chip yung sinabi mo na nagmistulang kapi yung pulburon. Bakit? Kailangan magpulburon. Sir, baka pwedeng ipayo mo magkapi na lang ng barako dyan sa Batangas Coffee. Bakit pulburon talaga? Ano? Protector na talaga tayo ng pulburon kung ganun. Tinutolerate na natin yung mga drugista ngayon. Kasi lumabas mo sa inyo, sir, eh. Hindi lahat na gumagamit ng pulburon ay adik ay buang na. Yung iba pang patulog ay pampagising. Sus ko, kawawa ang Pilipinas. Kawawang-kawawa ang Pilipinas. Isipin nyo, mga Ngagba supporters, pag nandito kayo, tapusin ko na daw ang live ko, animal kayo. Ayaw nyo marinig nyo? Yan o, PNP chip ni Bangag, sinabi na yung hindi lahat na gumagamit ng droga ay addict. Anong tawag sa kanila? Sir! Parang pinapalabas mo, sir. Hindi nakaka-addict ang pulburon, sir. Parang pinapalabas mo, sir. Okay lang, sir, magpulburon, sir. Mm. Saktan yung mga trolls, no? Tapusin ko na daw live ko. Nick-nick nyo, pikat! Ipapaalam namin sa buong mundo. Huwag paulit-ulit, trolls. I-ano kita. Yung paulit-ulit na, ano, paulit-ulit ng comment. Putang ina, sisipain kita dito, gawin kitang ispasol. Wala bang live yung mga bangag vloggers? Ba't ang daming trolls dito? Huh? Ba't ang daming trolls? Kasi daming mga drug addict bumibisita sa atin. Ay, gusto nyo marinig yung sinasabi pala ni Marville na pag ikaw, inaanto ka, imbis na kape ang i-offer mo, pulburon. Oy, di magsalubong tayong lahat, nakaganito na tayo, ah. Sino presidente mo?
Utay na bangag ngiwi eh. Hinapin pichip ang ngiwi rin. My God. Ito ang bagong Pilipinas. Talagang gising, bangon na bangon, street na street. No? Marvel, ayusin mo ho yung inyong sinasabi. Baka pwedeng bawiin mo, sir. Kasi ang linaw ng sinasabi mo dito, sir. Oy, himay ano natin, word for word. Okay, sa mga trolls, makinig kayo. Oh, ito. There's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Okay. Remember, yung drugs kasi is based on economy na sa atin eh. Putang ina, yung droga, nakaambag pa sa ekonomiya? Sir! Sir! Pulburon ibibinta natin, sir, para kumita lahat, sir! Sir! Pulburon ibibinta ng mga Pilipino, hirap ang buhay natin para magkapira, sir! Mission economy! Buang na! Pulburon pa! Salot nga yan, sir eh. Alam mo ba, sir? Pag ang isang bansa maraming durugista, sir, walang mag-invest. Kung ako negosyante, sir, iti-check ko muna yung lugar na yung kung maglagak ako ng business ko, sir, kung ligtas ba ako magtayo ng establishment dyan. May mga krimen ba? May mga durugista ba? Kasi gusto ko ligtas ang aking negosyo at ligtas ang aking mga empleyado. Papasok ng maayos sa trabaho, uuwi ng maayos sa trabaho at ligtas. Maki Aquino, salamat sa inyong pakulay. Pero dito, sir, bakit nagiging misto lang parte na ng ekonomiya ang sinasabi mo, yung pulburon? Tingnan mo na nga, sir, yung mga bansang daming pulburon, sir. Anong nangyayari, sir? Bagsak ekonomiya, sir. Maraming namamatay, sir. Diyos ko, salamat kaayo, Mr. Chair, sabi ni Bung. Tuloy ha, total, nandito man ang mga trolls. Kinig! Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? At bakit pa yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Buhang! Bakit gumagamit ang tao ng drugs? Remember, hindi sila addict. Anong tawag doon natin? Mga olol na lang. Puta, nakakatakot. Kaya nga po sila gumagamit ng droga kasi drug user sila at drug addict sila. Hello, Jasmine. Yan ang totoo. Buang kadik. Pag ikaw gumamit, hindi ka gagamit ng droga, hindi ka addict. Pero pag gumamit ka ng droga, ang tawag sa iyo addict. Addictus benedictus ka. May kasamang ngiwi pa ho. So si Bangag, hindi talaga addict, no? Gumagamit, hindi addict. Gumagamit lang po. Ay, ano ka? Gumagamit lang. Hindi ka addict. Hindi ba yung adik? Gano'n eh. Sabi ni Marvel eh, gumami ka, pero di ako adik ah. Bakit kang umingiwi? Wala, di may adik to. Ganito talaga ako. Umingiwi ka, hindi nga ako adik, gumagamit lang. Parang ito, parang sabihin ni Marvel ganito. Lasinggiro ka. Parang gano'n. Parang gusto niya, ito yung gusto niyang ipabatid. Lasinggiro ka! O, ganun. Oy, di man ako lasinggiro, umiinom lang. Babaero ka! Oy, di man ako babaero, gumagamit lang ng babae. Parang ganun yung punto niya. Hindi ako adik, gumagamit lang. Buingit. Alay, konti, word for word. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga
Ayoko na yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs. Gising ka. Na dadagdag ka. Remember, putang inang buhay na to. Habang, at yung ganito wala, habang nagla-live ako ba? Na? Habang nagla-live ako, kita ninyo, para madagdagan ang enerhiya ko, kasi parang gising na gising, parang mulat na mulat, maka 1,000 watts, gano'n ah. Ah, nakuha ako ng tawas. Ang gagawin natin, pandagdag oras mo. Pak! Sabay gano'n. Pak! Sabay singot. Pak! Sabay tingin sa taas. Naka! Buang gidya ba? Pandagdag lang ng oras, hindi ka huhulin. Hindi ako huhulin, pandagdag oras. Ito yung nakatakot sa ating bansa. Sila na nagsabi dyan. Kaya binanatan to ni, ano, ni Manong G. Sonsa eh. Ayan o. Oh. Tuwang-tuwa yung mga durugista ngayon, oh. Tuwang-tuwa yung mga ano, tuwang-tuwa yung mga drug lord ngayon. Ang galing ni Marvel, palakpakan natin. Tuwang-tuwa. Ginawang ano, ginawang Gatorade. Yung pulburon ginagawang ano, ginagawang anong tawag yun, yung extra juice. Ano yan, energy drink? Animal, wag naman. Uy, wag ninyong tularan yung sinabi ni Marvel, ha? Amarnered, he might be also a user. Marvel looks like good. Hello po, looks like. Oh, Mamarnered, magandang gabi ho sa inyo. Yung polboron, ginagawa na ni Marvel na ano, na energy powder. So hindi na siya bukid ang tawag. Energy drink. Pampalakas. Pampawala sa tulog. Talo ang rubast at kapi. Hoy, sabi ni Manong G. Sonsa, hindi kaya makakabuting ipadrug testing at psychoneuro exam itong PNP chip natin ngayon? Kailan pa nangyari na ang hippie mismo ng pambansang pulis ang naging tagapagtanggol ng mga adik ululong sa bawal na gamot sa Pilipinas? Ngayon lang, under ngagba admin. Legal na pala ang mga droga ngayon, sir. Kaya pala, pinupulis si Tatay Digong dyan sa Kongreso, eh. Sabi ni Manong, just seriously, kailangan pa nangyari nang naging per hour ang pagiging manggagawa, worker, o laborer sa Republika ng Pilipinas. Oh, sinabi niya kasi per hour tayo. 8 days man tayo, sir. Arawan tayo, hindi per oras. Pag per oras, overtime yun. Per hour yun. Para namang lutang itong si Romil Marvel. Okay ka pa? Okay ka pa ba, General? Mukhang hindi okay sa akin eh. Magpasabi lang po kayo, sir, kung hindi na kaya. Teka lang, mga akla. Parang may mukhang Patik Philip iyong Rilon. Ne Romel. Ati? Ha? Hindi ba ako na malikmata? O baka namang Ultra o iWatch 9 Edition? Just asking. Sige, checkin natin kung patik-patik to. Sige nga. Patik ba to, sir? There's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin. Eh. Ano, may patik ba? Ang drugs ba? Kasi mga tao dito, just remember, no? And bakit? Oo, puting ina. Mary Lou nga. Sige, wag na. Nakangangang. Badapuan ng langaw.
Kaya hindi na kapagtataka. Diba, sabi na, kaya daw, ano, kaya ang punto niya sa hudbandang huli, na tama daw sila ngayon sa ginawa nila, you know, tama. Kasi bumaba daw, ang punto niya parang bumaba ang krimen. Alam mo, sir, hindi man bumaba ang krimen, sir. Paano na to, sir? Meron mang independent international, parang survey firm ba to, guys? Lagi. Nakakahiya po, sir, eh. Dumami. Tingin ko sila ay si Marvel, sabi ni Pambansang Loyal. Sutain ka, tol. Hindi ko alam, hindi ko alam. Ewan ko kung sila ay tol. Matakot kayo dito, guys. Kasi yung sinabi ni Marvel tungkol sa mga durugista, mukhang ito na po yung bunga. Under Marcos admin. Dumami na po yung kriminal sa ating bansa. Ko, nakakahiya yan, oh. Pinarami ni Ngagba, pinarami ng mga otoridad, wera sa matino. Mga Ngagba supporters, paano nyo ito maipaliwanag? Southeastern Asia Crime Index by City, Mid-Year 2024, Source, Numbyo. Tingnan nyo, ha? Ang pinakamaraming krimen at pinakamaraming kriminal sa Southeast Asia ay ang Pilipinas. Numero uno ang Manila, Philippines, lugar ni Abante, lugar ni Chihuahua. Paano to, Marvel? Pag tumaas ang crime index, ibig sabihin maraming kriminal. Dumarami ang kriminal. Sa Cebu, panglima, number one tayo, ha? Pilipinas, sa Manila. Number 5, Cebu. Number 8, Iloilo. Number 10, Makati. Number 13, ano to? Davao, Philippines? Davao City? Kasama din. Ano nangyayari? Sa bagay, yung kapulisan, hindi naman hawak ng Davao City na yan. Eh. Aw ni Mayor Basit. Tama ba? Pambansang Luyan? Kontrolado man nila Marvel yan, eh. Ni Bangag, eh. Yung PNP. So ngayon, ito na yun tayo. Hindi ba ho ito nakakahiya? Nang Pilipinas, ang pinakamaraming kriminal under Ngagba admin. Tapos ang lakas pa ng loob nila na sabihin nila na bumaba daw ang kriminal, mga krimen sa panahon nila. So ano yun? Ano to? Fake news na naman. Sa inyo pa lang, naging mistulang durugista yung datingan ninyo, eh. Nagiging protektor kayo. Nagmistulang protektor. Pinapalakas ninyo ang loob ng mga kriminal sa inyong mga statement. Kung ako siguro PNP chief, di na ako magpa-interview. Kung ganun man lang ang lalabas sa bibig ko, na ayon kay Manong Jason sa nagmistulang protektor ng mga drug lords, mga durugista. Sana itama ito ni ano? Itama ito ni Marvel. Kasi pag hindi po ito itama, kawawa tayong maraming Pilipino. Sabi ni Robe, nadamay ang Davao dahil sa issue ng QGC. Ginulo nila, eh. Issue ng QGC. Diba, ni-resapple nila. Kung ano-ano, pinagpapalit-palit yung mga director, walang alam si Mayor Basti. Yun ang gusto nilang mangyari. Ako sa akin, guys, ha, may magagawa tayo dito. May magagawa ang maraming Pilipino. Ulitin ko sa inyo.
walang kwenta ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Walang bilang yan. Zero yan. Walang desisyon yan. Ang Republika ng Pilipinas ngayon ay kawawa. Under ngagba admin na sabi ni Inday Sara walang alam sa pagkapangulo. Ang magagawa natin dito ay magreklamo. Hindi na ho okay ang Pilipinas. Dahil yung ginagawa ng Marcos admin ngayon hindi nakakabuti sa ating bayan. Sabi ko nga sa inyo eh, pinapalakas nila ang mga kriminal ngayon. Number one, sa Southeast Asia. Putang ina, tanggap nyo kaya yan? Felipe Shapno, maraming salamat po sa inyong pakulay. So, ibig sabihin, kung ako foreigner, kung ako turista, iiwasan ko ang Pilipinas. Hindi ako pupunta ng Pilipinas. Sabi ni Rip, malakatakot ang Pilipinas ngayon. Mulang, sir. Marami pang kawatan, marami pang durugista. Hindi ako pupunta ng Pilipinas. Kung maraming kriminal at maraming kriminal nangyayari dyan sa pupuntahan ko, siyempre, iniisip ko rin yung siguridad ko. Doon na lang ako sa ibang lugar na alam ko ligtas ako. So ngayon sasabihin ninyo, dadramahin ninyo, okay tayo? Hindi okay. Ang Pilipinas ngayon ay hindi okay. Kaya kayo, nga Filipino, mag-demand tayo sabay-sabay ng magandang serbisyo. At magreklamo tayo sabay-sabay sa bulok na sistema ng gobyernong ngagbak. Lalo na po itong sa droga. My God. Nakakatakot po ito, guys. Hello, Joy Asarcon. Magandang gabi ho sa inyo. Mag-isip tayo. Mag-isip kayo. Ori Macwell. Actually, yung video na yan, kumakalat na yan. Tanungin ko kayo, mga ngagba supporters. Nasa katinuan pa ba kayo? Kung nasa katinuan ho kayo, pwes sumama kayo sa amin. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ang tunay na kapakanan ng ating bayan. Tayo, ordinaryong Pilipino lang tayo, pero may busis tayo. At pasalamat tayo, meron tayong social media. May platform tayo na pwede kang sumigaw. At naniniwala ako na yung ginagawa natin ay nakarating kay Palaka, kay Ngagba Tambaluslos at sa taas. Kaya nga ginugurgur lagi tayo eh. Pwes ito lang ang sasabihin namin. Sawa na po kami sa sistema ng Marcos admin na walang kwenta at hindi nakikinabang ang mga ordinaryong Pilipino. Mag 3 years na po ang inyong panunungkulan, BBM. Ni Puste, wala kayong nagawa. Wala kayong major projects na panggulat sa inyong, sa bumoto sa inyo. Marami nang nagsisisi. Tapos ngayon, mga Duterte ang pinag-uusapan sa Kongreso Senado. Shame on you, mga ngagba supporters. Ang proyekto nyo pala ay to demolish Duterte family. Bahala kayo magalit sana sa mga Duterte. Pero sana sabayan ninyo ng gawa. Magtrabaho kayo. Ang problema, wala na kayong ginawang trabaho dahil nabisi ang mga mambabatas sa mga Duterte. Imbis na magpasa kayo ng mga panukalang batas
sa Kongreso, Senado, para mapakinabangan ng maraming Pilipino buang ang oras, pira ng bayan ay napunta lang dyan sa hearing na walang kwenta. Pang-10 hearing na yan! Ngayong November 7 kay Tatay Digong, buang talaga. Mang Virginia Malunso, korupsyon, droga at kriminalidad ang nangyari ngayon sa Pilipinas mismo. Victoria Donato, tama nga Bisdak, sobra na, tama na kayo. Mga ngagba animal, oy, barangin na natin yan. Cyril D. Guzman, hanggang langit, pagsisisi ko, binuto ko si bangag animal, oh. Lynn Alferez, yes Bisdak, sawang-sawa na kaming lahat dito. Paano hindi ka magsawa? Ganun lagi, oh. Joy Asarcon, baga agnaong daw. Kapal daw ng mukha si Marcos admin. Bisag kapilaing noon, resign na bangag, baga kayo. Kahit ilang bisis daw sabi mag-resign, di man talaga mag-resign yan, ma'am, mga ano man yan. Power grabber man yan sila. Power tripper man yan, sabi ni Mayor Basde. Romeo Cañete, Bisag, hindi sasama yan dahil mga mukhang pira at wala mga kaluluwa yung hinihintay niya ng boss nila na si Satanas. Sabi ni Jim Boy, andam ko magsinumbagay sa ila, Bisdak. Ipagsuntukan na daw. Dublin Cebuka, buti nga sir, Bisdak. May social media. Kanina hapon balita dito sa Japan, puro si Marcos ang hero. At si Tatay Digong masama, chap-chap yung hearing ni Tatay Digong. Puro kabaliktaran ang balita dito. May hero bang ngayon? Ganun. Labo na, Lordies. Magandang gabi ako sa inyo. Ang pangit naman kung hero si Marcos. Pag ang hero kasi may mga ribolto. Tingnan mo si Dr. Jose Rizal. Diba? Pag sinasabi mong Dr. Jose Rizal, ano bang ribolto? Nakaganon ng libro. Diba? Felipe Shop, salamat sa pakulay. Pag sinasabi mo Andres Bonifacio, ano bang ribolto? Nakaganon ng itak. Kasi patayan to! Diba? Nakaganon ng itak. Ang sinabi naman, lapu-lapu, nakaganon ng itak din dito sa gilid. Diba? Ganun. Pag sinabi naman na Gabriela silang nakasakay sa kabayo. Ngayon, pag sinabi, kasi hero man daw si Bangag, Diane Yar! Anong forma sa ribolto? Ay, alam nyo na. Pag sinabing Diane Yar, nakaganon. Revolto, sabi, hero daw. Hero si Diane Yar. Ano nga? Ganda ng tusta, ganda ng revolto. Ganito naman yung mga trolls. Sabi nyo, hero. Di ba, may mga pormahan man ng mga hero. Dayan niya! Hero ng mga durugista. Kahirap-hirap gawin pang santo yan. May bagong santo. Santo ng mga durugista. Ang tindi ng mga santo ng mga durugista, nakagulo, no? Animal. Santo agad yan. Automatic pasado yan. Makikita mo ba ng mga durugista yung mga nakatira sa bahay nila? Sabi, utang ilang kapitbahay ko, may statua dun sa labas? Hero daw nila yun. Pag statua sa labas, nakakaroon, ako siya kakaroon, utang ina, pamilyang durugista talaga yung nakatira sa bahay nila. Hahaha.
masaya na naman tayo. Pagandahan ng purma ng mga ribolto, no? Ribolto ng mga hero. Remakwal, salamat sa Pangulo. Ay, putang ina na daw. Barbel, lalo na daw. Lalo mo lang pinapalakas ang loob ng mga nagpopolboro naman. Pinapalakas nga. Diyos ko. Ay, buhay, tatawa-tawa tayo dito. Pero mangyayari yan. Nah. Kaya tingnan nyo na lang ho yung mga ribolto sa susunod na panahon, ha? Sabi ni Chiri, mahirap daw gawin ang estatuwang nakangiwi. Ay, kaya yan. Kaya ni Fernando Amorsolo. Dahil doon sa masaya, kahit masaman loob. Ah! May saya na lang tayo. Ganito naman talaga. Welcome to Ngiwi Republic. Hello po, Marley Vance, yandang gabi. Ayaw nyo yun? Saan ka pupunta? Magbakasyon muna kung ikaw OFW. Ma'am Lablin. Magbakasyon muna tayo. Kasi tagal na natin sa Japan. Saan ka magbakasyon? Doon tayo sa ano, Ngiwi Republic. So palitan na ang pangalan natin, hindi na Pilipinas. Republic of Ngiwi. Welcome to Ngiwi Republic. Sa aeroplano pa lang, may libreng singhot ka na. Paglabag mo sa airport, sabog ka na. Yan ang offer ng Ngiwi Republic. Maganda man sa Ngiwi Republic kasi paglapag mo, meron mang kwarto. Ay, mga foreigner, welcome to Ngiwi Republic. Oh, dito muta tayo sa kwarto. Bakit? Ano, guest room ito? Ano meron? May libre. May libre singhot. Buhing gidya. Mamlablin si Bungasi. Sige, pag galing niyo si siguro next year, pag di na presidente si Bungag, magkikita tayo. Ma'am, baka pag uwi nyo, ma'am, mapalitan na talaga ang pangalan natin, Ngiwi Republic na. No? Babe Channel. Hello mga foreigners, do you want? Laging do you want ang gagawin natin. Ah, do you want? Sabi ni Mi Martinez, gawa ko ribolto hero. Oh, maghawak pulburon bisdak tapos sa kabilang kamay sign pampagising lang. Butang ina. Pampawarang kinakapi-kapikin ng kapi, no? Sabi ni Romeo kanya ito, bisdak, libreng hatid, patungong kalangitan. Tawa-tawa tayo dito. Magiging, mapunta talaga tayo. Magiging narcoste talaga tayo. Ang problema nito guys, no? Miserable ang buhay natin. Uwi ako Mindanao. Pag ganito na sa Luzon, uwi talaga ako Mindanao. Uwi na ako Mindanao. Magtayo tayo dun. Siparit na natin yung Mindanao sa Pilipinas. Tuloy na natin tatayadig yung One Mindanao. Kasi pag ganito na, magiging iwi republic tayo, sila na lang. Huwag tayong umiwi, animal. Sila na lang. Sabi ni Angelito, magiging Mexico ang Pinas. Lipat tayo sa Mindanao. Sila ni Manix, sila ni Barbers, lipat kayo sa Luzon. Kasi si Manix, taga Mindanaoan, tapos si Barbers, taga Mindanao. O gusto man nila si Bangag, lipat kayo sa Luzon. Hindi namin kayo kailangan sa Mindanao. Ganun na lang. Kung gusto sa Ngiwi Republic, mga taga Mindanao, kung gusto kayo sa Ngiwi Republic, punta kayo sa Luzon. Mag-migrate kayo sa Luzon. Kung kayong taga Luzon, ayaw nyo ng Ngiwi Republic, punta kayo sa Mindanao. Malawak yung lupa ko doon. Punta tayo doon, ha? Mahala na, ganun na lang siguro kasi. Putang ina, magiging legal man tong pulburon. Paano na yon? Ibinta ko kagad yung bahay namin dito sa Luzon. Binta ko sa mga Ngiwi Republic.
Sa inyo na bahay namin, putangin na, mga ngiwi kayo. Sabi ni Juan Canadian, welcome, Haven Republic, where drug minis has all of the right and become zero. Toinks. Tangin na, ginagawang hero nga. Sabi ni Robin Bikes, ako din, binta na din, magka-prangkahan na nga lang tayo ba? Prangkahan na lang. Kung gawin ninyong ngiwi Republic ang Pilipinas, hiwalay kami, ayaw namin sa inyo. Kayo na lang siguro dito. Tama-tama, magsama-sama sila ni Castro, Hontiveros, Relianes, Angagba, Risatanas, Lisatanas, sila ni Akop, Tuwad Committee, sama-sama kayo. Kayo na lang. Okay. Suluhin na lang ninyo ang Luzon kasi nilipat na lang kami sa Mindanao. Yung galit man doon si Tatay Digong sa droga, doon na lang kami. Gawin namin presidente si Tatay Digong sa Mindanao. Ano na lang ho? Prangkahan na lang. Mukhang wala ng pag-asa tayo dito eh. Lakas na ng loob ng mga durugista eh. Galing pa sa PNP chip. My God. Okay, teacher, to sa akin, punta tayong lahat sa resort ni Bistak. O, punta tayo. Libre tayo. Hello, Emily Nibuna. Sarah Hasan, lipat ako sa Mindanao. Welcome sa Mindanao. Hindi mo kami ngiwi Republic. O, si Rom Russell. O, si Dilima. O, si Dilima pala. Sa amin si Dilima. Huwag ka na dyan sa 2028 na ako uwi Bistak. Mahirap na. Baka pagbalik ko ngiwi na ako. Alam mo, kawawa eh. Ako sa akin, guys, ha. Kawawa ang magiging next president sa 2028 kung aabot pa ng 2028. Puta, kawawa. Grabe. Ako sa akin, guys, no. Yung magiging presidente sa 2028, yun ang kawawa. Lahat man ng problema, pasan niya. Yung mga criminals, paano muli yan masugpo? Durugista, paano muli yan masugpo? Yan ang mahirap yan, eh. Kaya kung ako lang talaga masusunod, mas maganda siguro si Da Junior mag-resign na di man talaga niya kaya. Huwag na natin pabutin pa ng 2028. Nyor, maawa ka, Nyor. Wala kang kwintang presidente, animal, masaktan pa yung mga supporters mo. Totoo naman! Wala talagang kwinta. Ngayon, mayroon na naman parating na bagyo, pangatlong bagyo, sunod-sunod. Mag-resign na lang kasi hanggat kaya bang masalba pa ang Pilipinas, buta, malala na nga ho ngayon eh. Baka pwede pang hiramin muna natin si Tatay Digong. Mag-war on drugs muli. Takutin muli yung mga kriminal. Yung may magmura ba? Sabi ni Juan Canadia, hindi yan bababa, Boss Bisdak. Hindi pa kasi ubos ang kaban ng bayan. Puking ina na yan. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.